Magandang araw po mga kaguro. Isang magandang balita para sa mga ka-borrow natin sa DepEd dahil binuhay muli ang pagtutulungan ng DepEd at DPWH sa pagtatayo ng pasilidad sa basic education. Para sa buong detalye, panoorin ang bidyong ito. DepEd, DPWH, muling magtutulungan sa pagtatayo ng mga pasilidad sa basic education. Subic, Zambales, ikasampu ng Pebrero, 2023, binago ng Department of Education or DepEd at Department of Public Works and Highways or DPWH ang kanilang pagtutulungan sa pagpapalakas ng School Building Program or SBP upang matugunan ang mga kakulangan sa silid-aralan sa buong bansa. Sa 2023 National Planning Conference School Building Program or NPCSBP, kinatawa ng DepEd Undersecretary for School Infrastructure and Facilities Epimeco V. Densing III, at DPWH Assistant Secretary for Regional Operations, Antonio B. Milano Jr., ang kanilang mga ahensya sa pagpapanibago ng partnership sa pagpapatupad ng School Building Program sa ilalim ng Basic Education Facilities Fund of the Department. Binanggit ni Vice Presidente at Kalihim ng Edukasyon na si Sarazi Duterte sa kanyang Basic Education Report 2023 na ang kakulangan ng infrastruktura at mapagkukunan ng paaralan ay nananatiling isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng pangunahing sektor ng edukasyon. Bilang tugon dito, inilunsad ni VP Secretary Duterte ang matatag agenda na kinabibilangan ng pagtatatag ng School Infrastructure and Facilities Strand, sa pamumuno ni Undersecretary Epimeco V. Densing III, na ganap na nakatuon sa pagtugon sa matagal ng isyu sa mga pasilidad at infrastruktura sa edukasyon. Sama-sama, magsikap tayong magtayo ng mas maraming paaralan at silid-aralan para sa ating mga bata at kabataang Pilipino upang sila ay matuto, umunlad, at maisakatuparan ang kanilang buong potensyal, sabi ni VP Secretary Duterte. Samantala, ang ilang mahalagang tungkulin at responsibilidad sa partnership ay kinabibilangan ng pagproseso ng DPWH ng mga kinakailangang permit at clearance, pagtiyak sa pagtatayo ng mga kompletong gusali, at pagtatalaga ng DPWH project engineer upang kumpirmahin ang mga findings ng DepEd. Sa kabilang banda, ang DepEd, sa pamamagitan ng division engineer nito, ay tutulong sa DPWH sa mga kinakailangang dokumento para sa aplikasyon, pag-aproba, at pag-issue ng mga permit, subaybayan ang pagpapatupad ng proyekto, lalo na sa mga critical na yugto ng construction, at ipaalam sa DPWH project engineer ang mga nakitang default sa construction. Higit pa rito, binanggit din ng kasunduan ang pag-aayos ng pag-uulat at pagpapakilos ng task force ng parehong program management offices or PMOs sa mga regional offices at quality assurance teams. Dagdag pa rito, ang direktang paglalabas ng pondo sa DPWH Central Office para sa pagpapatayo at pagkukumpuni ng mga school building ay ibabase sa aprobadong listahan at sub-allotment releasing order or SARO na inisyo ng Department of Budget and Management. Kaya kailangan po namin kayo sa pakikipaglaban na ito. Malinaw na malinaw po ang importansya ng pakikiisa ng bawat isa sa atin, sabi ni Usek Densing. Sa pangunguna ng Office of the Undersecretary for School Infrastructure and Facilities EFD, ang apat na araw na NPCSBP, na pinamumunuan ng DepEd Olongapo City Division, DepEd Region 3 Central Luzon, ay naglalayong magtatag ng mga konkretong direksyon para sa pangkalahatang short, medium, at pangmatagalang pagpaplano ng SBP. At dito po nagtatapos ang ating video para po patuloy kayo maka-access ng latest informations, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po!